Starlight Residences, Starlight Street, Rancho 3, Concepcion 2, Marikina City, was stabbed at around 11:20 a.m. at number 51 Visayas Avenue, Barangay Barsa. She is 5 months old pregnant. Javinido was arrested in a hot pursuit operation at around 5:45 p.m. at Palayan Dulo, Barangay Kulyat by combined operatives of Masambong Police Station and Criminal Investigation and Detection Unit through a review of closed circuit television or CCTV recordings near the crime scene, which showed the suspect escaping, who sported a black t-shirt, blue jersey shorts, wore a ball cap, and had tattoos on his arms which matched the descriptions of the witnesses. Witness identified as Rogelio Dario told the police that Avenido had confided to him of his involvement in the stabbing incident. Ito yung sinabi niyang mamaya, manood ka ng news, sabi niya dito sa tao na to. Recovered from the suspect were two identification cards of the victim, two purses, 9,000 peso bills, and one Oppo mobile phone. Also, a certain RJ Kunanan sought the assistance of Barangay Barsa officials who responded and rushed the victim to the East Avenue Medical Center. However, the victim, who sustained 3 stab wounds, was declared dead at about 12:04 p.m. of same date. The QCPD immediately created the Special Investigations Task Group, SITG Tanyag, headed by the QCPD Deputy District Director for Operations, Police Senior Superintendent Ilagan, and assisted by an 8-member team to facilitate the investigation and speedy resolution of the case, and that led to the arrest of the suspect. The suspect will be charged with robbery with homicide and due for inquest at the Quezon City Prosecutor's Office. Thank you and good noon. Thank you, sir. Ayan siya. Ayan, sir, while escaping. Yan yung sa CCTV. Yes, sir. Yung grab, sir. Yan pa rin ba siya? Yan pa rin nung nahuli siya. Yan ang shot niya. Yung pantalon nila. Naiba na. Palit daw, sir, po sa mata. Lumalabas itong victim na to is a problem child since he was still a child. Itong suspect na to. Itong suspect is a problem child since bata pa, na talagang problema na nila sa kanilang pamilya at lulong na lulong sa droga. No? In fact, when he was arrested, katatapos lang niyang magbumatak. No? Still after the incident, seemingly bumatak siya kagad at positive siya sa drug test. So ito yung sinasabi nating ito, they will kill anybody, they will rob and kill anybody para lang sa illegal na droga, para sa kanilang disyo. Yes, thank you. Yes, questions? Sir, we've seen that the cases that will be filed is robbery with homicide. So obviously the motive is robbery, but was the real intent initially, the original intent was just to rob attorney Tanyag, or does this have something to do with the cases that she is holding? Ang unang talagang motive dito na nakikita is this is a chance victim ito, no? Ang purpose is to rob the victim. Ngunit medyo siguro ang nakita natin baka nag-resist yung victim dito, pinasok niya doon sa sasakyan at doon niya pinagsasaksak. Actually doon sa sasakyan pala niya nung pagpasok ng victim, doon niya pinagsasaksak. Siguro nung medyo nag-resist yung ano, yung victim, talagang doon niya na pinagsasaksak. Pero seemingly, talagang may intention niya. May intention siya. Unang-una, lulong na lulong siya sa droga. No. Probably, talagang intention na talagang saksakin na muna para nakawan siya. No. Itong tao na to. Ayan, no. Sir, can you just discuss to us, if you have the information, what kind of controversial cases or big cases is Attorney Tanyag handling right now?
Is she holding any really sensational big cases? Wala po siyang dinidetail sa akin ng mga cases niya. Ang alam ko lang po, busy po siya kahit nasa bahay. Sorry? Hindi po siya nagdi-detail sa akin ng mga cases niya. The way he, wala naman po siyang binabanggit sa akin. This is Dr. Tanyag. My name is Dr. Chris Tanyag. I'm the husband of the victim. Sir, can we just ask now that you've that the suspect has already been arrested, what are your other wishes? Sa ngayon po, number one, nagpapasalamat po ako sa buong kapulungan ng PNP. Napatunay po na sila po ay mga mahuhusay na ahensya ng gobyerno. Dahil within less than 8 hours, na-apprehenda po kagad ang suspect. At kung nabubuhay po ang aking asawa ngayon, sasabihin niya po na naniniwala pa rin po siya sa ating batas at hustisya. At ang hinihiling niya po, mabilis po na hustisya. Chief, I guess the pertinent question should be, siya lang ba yung suspect involved? Meron pa ba tayong pinaghahanap na iba pang kasabwat itong si yung suspect sa pagpatay, sir? Sir, mic, sir. Lumalabas sa investigasyon natin. Yes, sir. Lumalabas sa investigasyon natin, parang ano to lone attack. And then we have also, during the follow-up ng case, meron din kami na-uncover na ito ay involved sa basag kotse. Kaya nga yung nung hinagahabulan na, marami nakitang pitaka, yung sapatos ng babae. And recently, it came to our attention during the course ng investigation. Kadarating niya lang sa Manila March 30 nang galing siya sa Jensan, and meron din siyang sinaksak doon at napatay, at yun nga pina-find out pa namin yung details. Sir, follow up lang. Sir, paano sir na identify itong suspect? Meron bang I heard parang may tattoo? Ganun ba? Meron bang ganun? Yun nga, may tattoo siya. And then paglapag kasi nung tao natin, nung ma-report sa atin, nag-create agad tayo ng SITG. So binuhusan agad natin yung town area. Ang pagkaka-report sa akin, very supportive yung mga tao. Yan, yung tattoo na yan, kasi na-picture na agad natin doon sa CCTV, yung footage. Pinapakita rin sa mga nandoon na witness. Si Angel yan. Kaya nag-cooperate agad. Kaya nga dito, mapapakita rin natin yung cooperation between the police and the community. Pag nagtulong, walang imposible. Sa mugshot po ng suspect. Sa mugshot. Yes. Sir, sa mugshot po ng suspect, his face looks badly beaten. Was this in any way related to yesterday's incident? Nag-resist siya. Nag-resist o sa loob. During the conduct nung mag-execute na kami ng arrest, nag-resist siya per report sa akin ng aking mga follow-up. And then, yung namang mukha niya, talaga namamagana yan. Mukhang hindi natulog na 5 araw yan eh. Talaga yung mukha ng isang addict. And we have information also that he was also involved in stabbing incident in General Santos. Kaya umuwi siya rito. No, dahil uminit siya doon, umuwi siya rito sa Quezon City. Sir, mga ilang taon na daw po itong gumagamit na yung pinagbabawal na gamot? Matagal na, according to his parents. Bata pa, problema na nila sa pamilya talaga itong taon na to. Bata pa. No? At kaya siya doon sa nakatira. Yung matagal na nilang problema daw sa ano to. Children conflict with the law. Sir, dun sa barangay na tinitirahan niya po, nagkaroon na tayo ng mga tukang operations doon. Dun sa barangay niya, nagtukang na kayo? Kakandak sa all barangay, lahat naman either itotokhang natin o itatapang. Pero gusto ko lang i-clarify,
pagka kasi top hang at saka top hang, pakiusap yun, hindi actually police operation yun. That is a concerted effort between the police, the local government, the barangay. So it's not actually a police operation. It's more of a plea do sa kanila na mag-surrender. So almost all naman ng barangay sa Quezon City na ano na, sa matter of fact, 50,000 na yung aming napakiusapan, 20,000 yung nag-surrender, 10,000 yung arrested. Sir, excuse me. Sir, bakit andun yung victim sa area? Ay, yung immediate, sir. Ang actually, bumili lang ng milk tea, mainit. So, at that time, bumili lang siya ng milk tea. Yung milk tea nga, hindi naman tumapon, di ba? Nakapatong lang doon sa kotse. Nasa kotse na ipatong na. So siguro pasarado niya na yung kotse, doon siya nakitaan ng parang target of opportunity nga ito. Kaya ang tawag namin ito robbery gun wrong. Hindi naman talaga siya targeted. Kaya nga dito rin, pwede rin tayo mag-issue ng ating warning sa ating mga kababayan na pagkaganyang nandiyan sa mga parking, medyo aware tayo sa mga situation. Kasi parang lumalabas doon siya, sinaksak doon sa ano na nasa loob ng kotse. Sa Tagilidan. Tatlo yung tama eh, dito sa gilid. Pumasok talaga sa internal organ eh, sa dito. Miski... Siguro, gumagano niyo. Hindi namin na-recover yung neck. To reiterate, no, yung nahuli natin is not a fall guy in any, ano, talagang siya. This is an airtight talaga na siya talaga. Hindi kami gumagawa ng fall guy. Iterate, sir. All evidences lead to this person. Unang-una, tinuro ng tao yan. Si Angel yan, pinakita yung tato. Pangalawa, tumakbo siya. At tapos, tinuturo na rin siya nung yung pamilya na mismo. Tapos, yung na-recover na items na talaga naman na karta moneda or purse nung namatay. So, lahat ng ebidensya, tinuturo siya. So, dito sa Quezon City at sa pamumuno ng ating CPMP, hindi kami nagko-call guy. As a matter of fact, yung aming mga operations sa Quezon City, tumimbong nga yung tao ko, tinamahan sa dibdib eh. Yung dalawa, wounded. So, we do not condone yung sinasabing polgay. Laging totoo ang ginagawa natin. We teach our men yung human rights in our police operational procedures. Well said, sir. Sir Albayalde, can we just get some other information, because you've mentioned that he has been a problem child ever since. Has he been involved in any syndicates or any other cases long before this incident? Because what you've mentioned is that he has been involved in a stabbing incident in General Santos City prior to this. But prior to that, considering that, as you've mentioned, he has been a problem child and he has been involved in drugs for a long time already, has he been involved in some other cases in the past? As far as Metro Manila is concerned, dito yung wala pa tayong nakitang involvement niya. That is part of the investigation. We'll dig deeper on the background of this person. I've just said is yung ang meron siyang bawsi. Meron siya siyang bawsi. Saan? Dito? Dito? Sa Kulyat. Sa Kulyat, meron na rin pala siya. Bawsi, ano? Bawsi case. Violence against women and children. Bawsi. Kailan yun? Yung kalibin niya, sir, nag-complain. Yung kalibin niya, nag-complain. 3 weeks ago. So 3 weeks ago, meron yung kalibin niya ang nag-complain ng bawsi laban sa kanya. And we will also look into the information that he was involved in a stabbing incident in General Santos. Sir, what specific case was that bawsi? Was he abusing, hitting, what? Kaya nga, physical abuse? Binubugbog niya. Yung ano, binubugbog niya yung ano, yung kanyang kalibin doon sa ano. Ang talagang loko-loko ito. Sir, follow-up lang kay sa question ni Ate Marisa. Yung background niya, before the crime was committed, the stabbing, what was he in the eyes of the authorities? Wanted na ba siya? Hindi eh. Nasa drug list na ba siya? Wala. Kung nasa drug list siya, sir, wala. Natokhang ba siya? Wala din siya sa drug watch list natin. But, sir, wala sundot sa drug watch list natin. Wala siya sa ano. Okay. Kasi hindi siya...
Hindi siya totally resident ng March 30 lang siya bumalik. March 30. This March 30 lang siya bumalik. Dito sa Maynila? Yes, sa Kulyat. Okay, sir. Pa-expound lang, sir, sana ng background niya. Taga saan siya? Taga Jensen ba talaga Jensen siya? Jensen talaga. Nag-vacation ba siya doon? Taga Jensen talaga yung pamilya. Jensen talaga ang pamilya nila. Native of Bula. Native of... Bula. General Santos. Oh, yeah. Native of Bula, General Santos. When did he undergo his drug test? Oh, nag-positive siya. When? During the conduct of custodial investigation, sir. Kahapon din? Pagka-arresto, after the arrest. After the arrest. So, sir, when he arrived since March 30, he was roaming around Quezon City. But he was not noticed by barangay officials or police na hindi siya taga rito. Jeepney barker siya to. Ano ito eh? Jeepney barker ito. So dito, Manila, General Santos, pag ganyan-ganyan ito. Pag medyo mainit siya siguro dito, punta siya sa General Santos, then pabalik siya. So hindi siya first time dito sa Metro Manila noong March 30. Bumalik siya dito sa Metro Manila. Sir George po, CNN. Sir, this is a very gruesome death. And unfortunately, it happened to a special prosecutor of the ombudsman, sir. Sir, what does this say with the current situation of the peace and order in Metro Manila, sir? Thank you. So this is an indication, no? Ito yung maliwanag na maliwanag indikasyon na yung mga sinasabi nila, yung mga namapatay sa mga police operations na mangilan-gilan during police operations, mayroong tatlo, may apat, na pinagdududahan ng mangilan-ngilan pa o kung sino-sinong sektor, ito ang prueba na talagang ganito ang utak ng mga adik, no? So ito is a clear example, is a clear manifestation ng pag-iisip ng isang adik. At saan ba siya nakatira? Doon sa Kulyat, di ba? Yung mga operations natin, saan ba na ano? So ito yung sinasabi natin. These are clear indications na this person does not care or walang kapakyapakyalam sa karapatan ng isang tao, no? It does not even know probably what human rights is, no? Ito yung walang pakundangan na pumatay para lang kumita ng pera, magkaroon ng maliit na pera at ipagbili ng droga. So, see? Ito yung mga yon. Ito yung mga madalas na batikusin, no? Or tignan ng mga ilang sektor sa ating lipunan, no? Na pinagdududahan. So what can we now say to the family of the bereaved victim, of the bereaved family ng victim? So, sir, thank you, sir. Diba? Sir. Ito yung sinasabi natin. PNP Chief Oscar Albayalde there talking about the bereaved family of the victim, Ombudsman Assistant Special Prosecutor Madonna Tanyag, who was killed in a botched robbery. The emotional husband, we heard from him earlier, calling for the speedy justice in the killing of his wife. And it turns out their unborn baby during this robbery. Albayalde had said that Tanyag was 5 months pregnant. She sustained 3 stab wounds and was declared dead at the hospital. The suspect was identified as Angelito Avenido Jr., tested positive for drugs, has a troubled history, and may be involved in another stabbing incident in General Santos. Avenido will be charged with robbery, with homicide, and is due for inquest at the city prosecutor's office. PNP officials also saying that the motive here was robbery, and that Tanyag was a chance victim. They do not believe her killing was tied to her role as Ombudsman Assistant Special Prosecutors.
no details on what cases she was working on at the time of this killing, but at this point, PNP officials are ruling out her job as a factor in her killing. All right, that's it for now. I'm Annalisa Burgos. Do connect with me on Twitter at Annalisa Burgos, my handle. For feedback, you can email us at ancfeedback@abs.com.